Hindi, tinext ako na, no? Tinext ako nung ibang reporters doon na there's this forum, ngayon nga, the following day after nung forum for me, na pupunta daw si Congressman Manuel. Tinext ako 1 hour before. I was on my way to Laguna, taga Laguna kasi ako. And nag-U-turn ako sa South Luzon Expressway. Hanap ako ng pwedeng U-turnan doon na kung saan. Balik ako, sabi ko, ito si Raul Manuel. Papakita ko talaga kung paano manabon ng isang congressman. Akala kasi nito mga congressman na to, kapag manabon sila sa kongreso, magbabow down ka na. Nakakainis kasi, ito si Raul Manuel, okay lang yung ibanat mo yung COA. Sige, ibanat mo yung COA, yung mga naging comments ng COA. E, siyempre, hindi naman siya objective, hindi naman niya sinabing kinlear na ng COA, di ba? Kahit kailan, hindi niya sinabing kinlear na to ng COA. Binanat lang niya yung binanat ng COA. Actually, yung mga binabanat niya, hindi nga sa akin term yun eh. Isipin mo yung 2018 to 2019 na NYC chairman ako, that was only 8 months. Ang nagawa ko nung 8 months na yon na ibalik natin yung sangguniang kabataan sa buong Philippines. Yan nga naging ISO standards ang NYC. Then wala na ako sa NYC. Bumalik lang ako ngayon January. Kaya lahat na ibinabanat ng mga ganyan-ganyan, hindi akin yan. Kaya lang to defend my agency, binasa ko naman lahat ng mga issues ng COA. There's no terminologies like corruption, mismanagement, and everything. Kaya nainis ako dito sa taong to na magsasalita ka sa Kongreso, you are using your stature as congressman para sabi ko, kasuhan ko ng libel to eh. Kasuhan namin kasi we have the power to sue as an agency. Kaya lang hindi mo pwedeng kasuhan during his speech. Because he has parliamentary immunity, di ba? Kahit anong sabihin niya dyan, hindi mo siya pwede kasuhan. Kaya nung sabi ko sa sarili ko, pupuntahan ko na talaga sa forum to, tatanong ko sa kanya kung ano yung sinasabi niyang corruption na yon. Kasi very basic yan. Paulit-ulit ka, massively corrupt. Siguro naman, dyan sa mga sinasabi mong yan, alam mo naman kung anong division ng NYC, at kung medyo magkano man lang, 'di ba? Sino yung nangurakot? Magkano ang kinurakot? Yun lang naman ang tanong ko 7 times. Sino nangurakot? Ano kinurakot? Sabi mo sa akin. Sir, nagsasir pa nga ako eh. Oh. Sabi mo lang. Kasi pag dito mo sinabi ang mga fake allegations mo ng massive corruption, pwede ka na namin kasuhan bukas sa Quezon City Prosecutor's Office kasi wala talaga eh. Maawa ka naman doon. Tapos sasabihin mo, hindi ginagampanan ng mandato. Ang laki ng mandato ng NYC para bantayan mo physically. Yung 400,000 SK buong Pilipinas, ang sasakyan mo, isa lang ang binigay ng gobyerno 3 years ago. Tapos ngayon, in the past 3 years, wala man lang capital outlay, pambili man lang ng additional computer, kahit ganun.